Okay, welcome. Kumusta mga tropa? Ito yung pangako ko sa inyo sa kausapin natin. HD3. Paano ba ang tabas ng rotary bulb? Okay. Paano ang maayos ang tabas para base sa ginawa ko? Ito ay rotary bulb. Bago ito mga tropa. Ito ay stock size. Stock size ng rotary bulb. Okay. Ito yung kabuuan ng right crankcase ng HD3. Okay. Okay. Pagmamasdan ninyo ito mga paps, ito mga tropa. Ito na ito, session na kayo, gabi na kasi. Nakita nyo ito itong butas na pasukan ng hangin at gasolina, okay? Ito yung sa side ng rotary bulb. Ito mga tropa, kinakailangan nyo ito na i-champer or katabasan nyo rito sa part na ito. Ito. Katabasan nyo ito na gagawin nyo ito ano, mga paps. Tachamper nyo pa ganito. Ayan. Nakikita ba mga tropa? Ayan, cha-champer nyo yan mga paps. Pag ganito, tatabasan nyo yan mga tropa. Ayan. Ganyan. Okay. Tapos yung kabila rito, yung kabila rito, tatabasan nyo rin dito mga paps. Ito, paluluangan nyo ito ng konti rito. Ito, ayan. Okay. Mga kahit mga 2mm. Dito 2mm. Tapos dito 2mm. Nakukuha niya mga paps. Tapos dito, dito sa ibabaw na ito mga tropa. Kinatabas din ito mga paps. Kinatabas ito. Pwede itong tabasin mo kung hanggang saan magusto. Huwag mo lang paabutin doon sa o-ring. Ito yung o-ring side. Dapat may pagkita nyo ng kahit 0.05mm. Huwag mong ididikit sa o-ring. Kasi pag dinikit mo sa o-ring, sisingaw na yan. May chance na mag-leak. Okay, kaya ito. Tatabasin din ito. Tatabasin din ito mga tropa. Yan. Taba siya mga paps. Okay. Pag ganyan paps oh. Dito sa gitna, dito mataas ang portion, tapos pababa. Pababa. Okay? Tapos dito, dito, tabas, pababa. Dito, tabas, 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 pababa. Okay? Yan ang, okay to, pwede rin do pop sa mga stock. Kahit hindi ka magtabas ng rotary bulb. Mag-a-advance ang pasok ng fuel and air mixture. Okay? Tanda nyo mga tropa. Okay? Tapos ito, tropa. Tanda nyo. Nakita nyo ito? Itong, ayun o. Ito, itong crankshaft. Ito, ano, itong crankshaft na ito. Diba? Kung pagmamasdan nyo mabuti mga tropa sa mga HD3 nyo. Nakikita nyo ito? Pagpasok dito ng mixture, binabangga niya itong part na ito, itong part ng crankshaft. Okay? Ang pwedeng solution dito, kasi ang dapat ang maging airflow nito, ang maging pasok ng mixture nito ay dire-diretso papaitaas. Dire-diretso papaitaas. Hindi dapat niya babanggain ito. Kasi magkakaroon ng backflow pag binabangga niya yan. Okay?
So, pwede kayo magpatabas ng crankshaft ayon dito sa entrance ng dito, sa entrance nito. Medyo malabo-labo lang. Ito, itong entrance na ito. Dapat hindi nyo ito babanggain. Okay? Pwede nyo itong ipatapered. Titapered nyo ito. Para yung mixture, mga tropa. Ito, medyo ito drawing ko na lang, mga paps. Kasi, para nakikita nyo. Diba ito yung kabuuan ng crankshaft. Ngayon, pag pumasok ang mixture, bumabangga dito sa crankshaft. Okay? Ang gagawin nyo rito, pwede nyo itong ipatapered. Patatabas nyo yan. Nang bahagya. Para yung airflow, hindi babangga sa crankshaft. Okay? Nakikita nyo rito, medyo pasensya na kayo at medyo, yun o. Pagpasok dito, di ba bumabangga rito sa ano? Yan ang bumabangga. Okay? Ayan, bumabangga yan, di ba? Bumabangga. Ngayon, ang alternative solution, pwede nyo itong ano, itong part na ito, pwede nyo itong tapalan or dikitan ng epoxy. Steel epoxy. Ang brand is ano? Ito ang brand, mga tropa. Defcon. Okay? Ito eh, kung tawagin natin is pansamantagal. Umaangat din to, mga paps, pero matagal. Okay? Matagal to. Okay? Pwede nyo itong patungan. Ito, nakikita nyo ito. Ito. Papatungan nyo ito ng epoxy. Para yung pag-akit dito ng airflow, hindi nyo ito iaayon nyo. Para magkakaroon siya ng hagdan. Para hindi nyo ito babanggain, itong crankshaft na ito. Okay? Kasi ang pasok ng airflow, dapat smooth papaitaas. Smooth. Okay? Smooth. Going upward. Ngayon, dapat hindi nyo binabangga yan. Hindi niya binabang. Kaya gagawin nyo, magkakaroon kayo ng rampa para hindi banggain yung crankshaft kung ayaw mong magpa-machine shaft. Okay? Yan, mga tropa. I-feel nyo to ng epoxy. I-feel ng epoxy yan. Ngayon, pag pinil mo ng epoxy yan, magkakaroon yan na syempre medyo kakapal ng bahagya rito sa itaas. Ngayon, ipoport mo yan. Tatabasin mo yan. Papantayin mo lang yan. Para yung pasok ng airflow, hindi ito babanggay. Okay, para mawala. Yan, yan ang tatandaan dyan, mga paps. Kasi ulitin natin, ito, itong, okay. Ulitin natin, ha. Ito yung stack size ng pasukan ng sa airflow from rotary valve. Ito, mga tropa, simula rito, tatabasan nyo to. Yan, nakita nyo, medyo malabo lang itong lapis natin, mga paps. Tatabasan nyo na pag ganito yan, o. Pababa. Yan. Tapos ito, tabas din, tropa. Yun, pag ganun, ha. O, tingnan nyo mabuti. Yun, tatabasan nyo. Tapos dito, sa bandang itaas. Hindi pa, saglit lang. Yan, dito sa may bandang itaas. Simula rito, tinabas nyo, dito mataas. Pag ganun ang tabas. Okay? Huwag nyo paabutin dito sa dito tropa sa tayo ng o-ring. Iba na dito na yung tayo ng o-ring. Yan yung o-ring. Huwag nyo paabutin. Dapat may mga clearance na at least 0.5 mm. Kalahating mm. Huwag nyo paabutin doon. Okay? Tatabasan nyo yan. Tabas. Pero dito, pababa. Pababa, pasakalan tataas siya. Bandang gitna lang siya tataas. Okay? Yan yung porting niyan para mas mag-advance ang pasok ng mixture papuntang itaas. Okay, mga tropa. Tandaan niyo yan, importante yan mga tropa. Narito na tayo sa pinakaabangan ninyo. Ba ito yung stock rotary valve. Paano ba? Kasi nagtatanong yung ating mga masusugid na subscriber.
yung ating mga tuner and tunis or yung ating mga nagsasaliksik para lumakas ang kanilang HT3. Ito parts. Itong stock size. Itong stock size ng rotary bag na ginawa ng Kawasaki ay okay ito, tandaan nyo. Kasi ito, mas mataas itong mag-RPM. Naka nyo, paps? Kaya nitong mag-produce ng mataas na RPM. Ngunit, ito naman mga tropa, ngunit, nagkakaroon siya ng mataas na RPM, pero hindi siya sasapat doon sa stock CDI na ginamit natin, yung sa stock CDI ng HD3. Okay? Pwede nyo itong i-try na hindi tatabasan. Or, ito na yung ginawa ko. Ito na yung ginawa ko, mga tropa. Kung pagmamasdan nyo ito, mga tropa. So, kung pagmamasdan nyo itong mabuti, nakita nyo ito, mga tropa, ito. Ayan. Yung guhit na yan. Yung tapas na yan. Stop yan, ha, diba? Walang tapas yan. Hindi natin ito tatabasan. Okay? Hindi. Ulitin ko. Hindi natin ito tatabasan. Ito yung kaitaasan. Okay? So, again, ginuhit ko na kasi yan dito. Ayan. Ginuhit ko yan, mga tropa. Okay? Nakita nyo yan, mga paps. Ito. Parang kasi mas kita nyo. Kasi gabi na eh. Ito, nakita nyo ito. Nakita nyo yan. Pwede nyong ipantayan dyan. Pag ganun. So, itong portion na ito, ito ang tatabasan natin. Ito, tabas to. Tabas yan. Tapos siya. Nakita nyo? Ipapantay nyo lang yan dyan. Ipapantay nyo lang yan dyan. Magiging siyang half. Half moon, kung tawagin. Half moon. Pero, sa ginawa ko, mga paps, tinabasan ko pa yan hanggang dito. Nagdagdag pa ako dyan, mga tropa. Yan. Ito nyo yan. Simula doon, di ba itong yung kapantay niyan? Mula doon, ito yung kapantay. Pwede nyo gamitan ito ng ruler or mga straight, ano, na something. Okay? Ito, tinabas ko pa yan dito, mga tropa. Tinabas ko pa yan dito. So, kung titingnan mo yan, nakalis na yan. Nakalis na, di ba? Ito, extrang tabas to, mga tropa. Yung sa akin ginawa, ito, simula rito, hanggang doon. Yan ang tabas na ginawa ko para lumagpas sa Raider 150. Lalagpas yan, mga tropa, sa Raider 150. Yan, nakita nyo yung mga tropa. Yan ang tabas ko. Lalagpas yan sa Raider 150. Ito, simula rito, mga tropa. Napunta doon. Okay? O, nakita nyo na ang sikreto natin, mga tropa. Opo, at ipapasalamat po ako sa mga nag-subscribe na po. Opo, thank you po sa pag-subscribe nyo sa channel natin. Opo, may karugtong pa po itong video natin about HT3, kung paano lalagpas ito sa Raider 150. Opo, makikita po ninyo. Tandaan nyo po po rito, yung tabas dito, ano po? Ayan, tsaka yung tabas pa ganun, at tsaka yung tabas pa ganun. Minsan, natatanawag ko yung ano eh. Tinawag ko yung shell type. Yung shell, alam yung signboard ng shell, di ba, pag ganun. Tapos pag ganun. Yung, ayaw ko, nalimutan ko yun.
Yan, pag ganun. Okay? Yung pinakang trademark ng Shell, di ba, pag ganun. Tapos pag ganun. And then pag ganun. Yan po. Tanda nyo yan. And don't forget na magkabit kayo ng it's either epoxy para pagpasok ng airflow, hindi babangga. Or it's either magpatabas kayo ng crankshaft. Nakita po ninyo? Ulitin po natin, ha? Makita po nyo yun, di ba babangga yan? Di ba yun, packet na? Ayun, no? Packet na yun. Doon nyo po ipapantay yung epoxy. Doon po nyo ipapantay, doon sa edges na yun, yung pong kanto na yun. Para yung pasok ng mixture, going upward. Walang hahadlang pag po nakaganon yan. Importante po na hindi makakaroon ng backflow. Okay po. At ito po yung tabas. Ito po yung tabas. Okay po. Ito po kung paano ko po tinabas yan. Kasi medyo extreme po tayo. Naghahanap po tayo ng lakas. Sabi ko nga po sa inyo, huwag matakot magkamali. Huwag matakot magkamali. Sa pagkakamali, diyan nyo po mapapatunayan kung nag-okay pa o hindi. Opo, ganun po yan. Ito po kasing HG3 na ito, sa totoong buhay, in reality, ito po ay sa kaibigan ko rin na gumagawa ng mga hyper. Po. Ayan, malungkot na nga po yung aking kaibigan na yun, eh. Kasi hindi naman tayo tuner, hindi naman tayo nakagagawa nito dati. Sabi nung friend ko, sabi niya, "Kuya, nakadikit na tayo sa Raider 150. Nakabuntot na tayo sa Raider 150. Ang gusto ko naman, lumagpas." Sabi ko, amateur tayo, tropa. Hindi tayo gumagawa ng gano'n. Sabi ko, sige, gawin ulit natin. Gawin ko ulit, sabi ko. Ito, maganda pangyayari niyan, mga sir, mga ma'am, mga kapaps. Ginawa ko na panibago. Pero ito na rin po yung tabas. Yan na rin po yung tabas niya. Mayroon pa po kong ginawa. Hindi po rito, ha? Hindi po rito. Ang nangyari po ay nawala. Nawala po yung iktad, yung arangkada. Hindi ko masabi kung torque yun, nawala yung arangkada. Pagka wala ng arangkada, alam mo, yung aking best friend na yon, nalungkot. Totoo po ito, itong kinikwento ko sa inyo, nalungkot yon. Napakuha nga po siya ng yung stick ng banana ko. Yung stick ng banana ko, ginagana ganito na lang yun sa flooring. Parang may sinusulat siya na nalulungkot siya. Na ang sabi niya sa akin, "Kuya, nawala na yung iktad." Kasi malaking lalaki kasi yon. Malaking lalaki yon, mga tropa. Pag sumakay siya sa motor niya, itinatapon siya. Alam niyo yung itinatapon siya? Nawala. Yun. Nawala. Nawala yung iktad. Yun. Sabi niya sa akin, "Kuya, nawala yung iktad." Sabi ko, pagod na tayo. Kasi binata pa ako nun, mga paps, mga tropa. Sabi ko, umuwi ka na muna. Bukas, sabi ko, bukas ibabalik ko yung ginawa ko. So, abangan nyo, mga paps, kung ano yung isang importante. Okay na itong rotary valve na ito. Sakto na yan. Nandun pa yung isang sekreto. Tandaan nyo, mga tropa. Sabi ko sa inyo, mga tropa, pagka susundin nyo yung tamang timplata sa ginawa ko, ma-achieve nyo po. Totoo, ma-achieve nyo yung lakas. Yung lakas na nagawa ko, na isinishare ko ngayon sa inyo. Opo, hindi ko kayo binibiro o hindi ko kayo niloloko. Maniwala pa kayo sa akin, totoo na lumagpas kami sa Raider. Lumagpas yung HD3 ng tropa ko. Oo, maganda talaga itong, hindi lang masabi natin kwento or story, pero
Sabi nga eh, pag hindi ka nag-try, at least, yun, doon ko masishare sa inyo, sa pagkakamali, totoo, lumagpas sa Raider 150 ang HD3. Itong HD3 ng tropa ko. Oh, sumikat yung tropa ko yan eh. Somewhere po dyan sa, kwento ko po sa inyo, somewhere po dyan sa Sampaloc. Yan po sa Rizal. Sumikat po yan tropa kong yan. Sumikat po yan kasi malakas ang kanyang HD3. Nanalo po kami dyan. Lumaro po kami dyan. Kung hindi ako nagkakamali, nakalaban po namin dyan. Wave 125, pero sikat na sikat po yun. Pero ang set po nun is 200+ cc. 200+ cc. Nung karera na, yung karera na mga paps, tumatayo talaga yung Wave 125. Tumatayo. Opo, tumatayo talaga. Pero doon, may natutunan din po ako noon. Kasi doon sa altitude, dumidepende rin po mga tropa. Tandaan nyo, yung size ng main jet at slow jet, dumidepende po yan sa altitude or yung tinatawag na sea level. Kung ikaw po ay, ang lugar po ninyo ay kapantay ng dagat, kinakailangan po na ang mixture, air and fuel. Yung fuel, mas madami ang ibibigay nyo. Pero pag dumating po kayo sa teritoryo, kasi oras nyo ng karera, dumating po kayo sa teritoryo na mas mataas po ang altitude, hindi po kinakailangan ng madaming gasolina or madaming fuel. Yan po ang natutunan ko dyan. Tandaan po ninyo. Kasi nung lumaro na kami noon, sabi nung hinete namin, yung aming magaling na hinete, somewhere in Kawainin, magaling po yun. Sabi niya, tropa, sabi niya, ba't ganito? Iba naman ang buong HD3 mo. Hindi kagaya nung binibitaw ko sa Infanta. Eh, sabi ko sa kanya, oo, ibang-iba. Tapos sobrang, alam mo yung mga paps, yung carburetor ko sobrang lamig. Alam mo yung nagyayelo? Ibig sabihin, mataas talaga ang templada. I mean, rich mixture, parang nakachok. Diba? Opo, tandaan nyo yan mga tropa. I-share ko rin sa inyo ang size ng main jet, slow jet, at kung anong size ng carburetor natin. Opo, at thank you po. Thank you po sa inyong pagsubaybay. Ito po yung tabas talaga ng rotary valve na ginawa ko. Simula po doon, hanggang doon. Opo, tandaan yan. Pero ang RPM po nito is hindi ganun kataas. Pero lumalagpas po yan sa Raider 150. Yan po ang kaya kong ipangako sa inyo. Subaybayan po ninyo. Ipapakita ko sa inyo yung kasunod. Kung saan ako, sinasabi ko sa inyo kung saan nagkamali. Okay po. At salamat po sa inyong pagsubaybay. May kasunod pa po tayong video about HD3. Opo, pakiantabayanan nyo mga paps. At thank you po. Inuulit ko po, salamat. Salamat po sa mga nag-subscribe at sa nag-share ng video natin. Opo, thank you po sa inyo. Okay, may parating pa po tayong video. Opo, tandaan nyo na po yung tabas. At saka po yung sa epoxy natin dito, or it's either patabas natin tong right crankshaft. Okay po. Thank you po. Salamat po ng maraming. Mga paps, mga sir, bago ko makalimutan, opo, salamat sa inyong pagsubaybay. Pasensya na po. At bago natin malimutan, ito na po yung, di ba po, ito po yung tinabas natin na rotary valve. Ito po yung tinabas natin na rotary valve. Ngayon po, magkakaroon po tayo ng adjustment.
Kung makikita po nyo ito, tuntot na ito, itong ngipin. Ito po, itong ngipin na ito. Tatabasin po ito. Tatabasin po ito. Inulit ko po. Bago po natin makalimutan, ito pa rin po yung tabas natin. Ha? Yung pong ngipin na ito, itong tooth na ito, tatabasin po natin yan. Tatanggalin po natin yan. Okay po. Nakita po nyo ito. Ito po. Tatabasin po natin ito. Okay po. So, pag natabas na po natin ito, pag natabas po natin ito, itong side na ito, edi ito po yung pasukan ng gear ng rotary valve. Di ba po, ang normal na insert po niyan ay dito, di ba? Nakaganyan po yan, o. Di ba, nakaganyan po yan sa malaking hukay. Ngayon po, kung katabasin natin ito, itong part na ito, tatabasin po natin yan. Pero, ang rotary valve po natin ngayon is pipihitin po natin, i-rotate po natin yan ng counterclockwise. Pag ganun po yan. Isasagat po natin doon sa tinabas. Doon po sa tinabas na yon. Yan. Pipihitin po natin siya ng imbis na diba ang eksaktong insert niya ganyan. Ngayon po, ipipihitin po natin yan ng counterclockwise. Kung yan po ay dito na dati, diba dito po yan bumabangga. Ngayon po, hindi. Pag tinabas na po natin yan, doon na po yan babangga. Doon na po yan didikit. Doon po, diba ito po ito yung malapad na ano. Dito po, diba tinabas natin to? Dito na po yan babangga. Doon. Okay po. Remind ko po, huwag niyo pong kalimutan na may sukat po kasi ito. Naka-degree po ito eh. Hindi ko lang makahanap yung aking degree wheel. Yung aking ginawang degree wheel. Pag tinabas po natin yan, ang mangyayari po yan is dito na po yan. Pihitin po natin ng isang tooth. One tooth. Okay? One tooth, pihit counterclockwise. Ganyan po, di ba? Tayo ng rotary valve. Pag tinabas po natin yung isang ngipin sa unahan, pipihitin po natin siya ng counterclockwise para doon na po siya magshoot, magbabangga. Doon na po siya mag-insert. Huwag po niyong kalilimutan, ha? Yan po ay base sa ginawa po natin, mga paps. At ito po, remind ko lang po kayo, ito po ay iti-tapered nyo ng konti. Tapered po yan. Tabas din po rito. Tapered. Para pong ganun. Naka-oval type. Oval type. Para po hindi magasgas ang flooring ng kagitan ng rotary valve. Yan po. Okay po. Okay po. Nakakuha po ninyo. At salamat po sa... Salamat po kay... Ano... Sa kay Sir Motolife. Kay Sir Motolife. Kay Sir Amoyo. Opo. Forever Kawasaki yan. Opo. At sa iba po na nag-subscribe. Pasensya na po kung hindi ko po nabanggit ang inyong pangalan. Opo. At thank you po. Sana po ay share po natin to. Eh, syempre po, para lumakas din ang kanilang HD3 Kawasaki. Kawasaki tayo, mga paps, mga tropa. At magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you po. Thank you.